Ano yung ginagawa mo, sir? Alin? Real. Real. Will? Real. R-E-E-L. Will real? Nang... Nang anong tawag daw? Fishing rod. Fishing rod. Dahil, mga kaprosin, kami ay mamimingwit bukas ng umaga ng mackerel. Kaya kailangang ayusin yung steering wheel ng steering wheel. Sasakyan. Sasakyan pala yung steering wheel. Oh. Yan eh, yung pang-ikot sa ano, sa fishing rod. Kami bukas ay 4:30 ng umaga gagaor. I have to wake up at 4 o'clock in the morning. Naayos niya po yan. At saka yung mga kawil na gagamitin. Tapos ikakarga na ngayong hapon sa car para bukas ng umaga. We're ready to go. Mahigit isang oras kasi yung biyahe na yun, mga kaprosin. Hanggang Kansokosway. Alright, bukas ulit. Nabuo na agad. Nilagyan mo ng grasa. Sample. Sample mo na riyan. Iyon. Naman. Yan. Rami ang huli bukas. Ganda. Pero hindi yun ang gusto ko makita nyo. Ito po, yung ginagawa ni Duday kanina yan. Yung reel ng pagtawag dyan, kalemots ba? Yung fishing rod. Oh. Yan po, tag-isa kaming dalawa. Yung isa, reserva. Kasi pag nasisira, sayang ang isang biyahe. Napakalayo po ng pangisdaan namin. I think it's 73 minutes drive. So more than an hour. Ayan po mga tools. Bukas ko ipapakita sa inyo mga laman yan. At saka meron pong tamang measurement nang pwede mong iuwi na mackerel. Bawal po ang mas maliit pa kaysa sa 10.55 inches. Alright, see you tomorrow. 4 o'clock na mga ka-rosin. Kailangan gumising na. Bangun tayo. At tayo ay mag-iinit na water. Gawa tayong sandwich. Thank you.
tayo ng mainit na mahigo at chocolate, tapos sandwich for the morning at saka baon. Okay, later again. Ito na kami sa car. Papa frozen. 12 degrees in the morning. 5 o'clock. So, tingnan natin kung ilang minutes ang papunta doon sa ating pangisdaan. Sa kusoy. Ito na naman ang camera ko. So, let's see. Yun. Magkano? 110 kilometers. So, 6 minutes and 16. Oh no. 1 hour and 16 minutes. Right. Okay. Ayan. 5 o'clock. 5:01 ng umaga. Dadating doon ay 6:17. So, 1 hour and 16 minutes. 110 kilometers. Alright. Let's go. Thank you, Lord, for your protection and guidance. So, yan kami makarating doon. Jesus, we pray. Amen. Grid recalculation. Bakit hindi pa tayo nakakalabas? Take the next right onto Claremont Avenue. Hindi pa nakakalabas ng kalsada eh. Kalkulasyon na lahat. Madilim mga ka-frozen. In 550 meters, turn left. Isa-isa yung star na yun doon. Good morning to dance.
sa isa namang kasalamuha sa kalsada. But mostly, solong-solong kalsada. Yes.
na ang sinasabi sa hula. Stop light. Traffic light. 6.8 kilometer pa. Saan ka? Thank you.
Sulu, ang Kanso Causeway, saan kayong malalim? Here we go. Alright. Ano yung itim na yan? Alright, we're here. Park lang tayong ka-frozen. Okay. Okay, mag-asset. Alright, we're here. Naka-frozen. Lamig. Ang lamig dito. 12 degrees sa loob ng car. Pero dito sa labas, malamig. Ayan po, sineset up niya na lalagay dito sa fishing rod. Jigger. Two, four. Ganyan lang po ang valid. Pang lima yung nasa dulo na jigger. Maliit na kawil, tapos kunting feather. Ayan po ang aming panukat kasi kailangan yan para legal ang sukat na maiuwi at hindi kakaba-kaba sa mga nagbibisit ng mga polis. What that? Ayan po sa dulong jigger. Super bago. Alright. Ibon, baga. Lalapit ang mga yan dito eh. Maya-maya. Pagka may mga huli ng isda, lapitan ang mga yan dito at nakikiagaw. Isa na, okay, manghuhuli na ako. Pag may huli na, saka ako. Yan mga ka-frozen, may huli na kami. This is how it goes. Yun. Tapos pansik na nyan di. Patak na nga yung Dea. Yung mga card mo, Dea.
sala ang naka-frozen. Sulit ang mahabang biyahe at ang makaral yan, mga ka-frozen. Tulay po yan na nabubukas. Nagbubukas pag may dadaang vapor or maliliit na bangka. And then, dyan po kami nag-park sa gitna ng woods na yan. Nagdadatingan na ang mga mangingisda. Yan ang ibon. Parang trap ni Mang Mario eh. Ang ibon naglalangoy. Wild duck. Meron ka yan. Meron yan? No, ma. Meron yan. Magkakaroon yan. Minsan mga ka-frozen, ilaglag lamang diyan yung inyong mga kawil. Ay ano agad eh, kagat lahat agad ang mga isda. Punoya ang mga kawil na iyan ay lima. O, 2, 4, 5, anim yung sa kanya. Ganyan lang po ang aming trabaho dito. Mangingisda. Ako'y maghahagis din. Let's try. Baka nga si Mang Mario yun. Hindi nag-bite. Mangisda na lamang instead na mag-bite. Yun. Ang ibon hindi giniginaw eh. Langoy kay langoy doon. Gagalaw-galawin niyo po para yung isda ay maakit. Feeling nila ay ano, ang kanilang tutukain ay live bait. Mang Mario nga ha. At saka si Rax. Wala, walang kumagat. Angat na natin. Duday ang ating bantayan. Ah, baka. Hindi, si Rax yan.
si Rax at si Mang Mario. Wala ko yung mag-asawa na dito. Mag-asawa yun. Bukya. Let's try this again. Ganyan lang. Hagis, taas, hagis. Hanggang sa may kumagat. Ah, 15 minutes na tayo. 20 minutes. 20 minutes. O, oh, ilan na yan? 2, 4, 6, 7. 20 minutes, 7 mackerels. Mga tapon naman, mas madami pa. Mas madami daw po ang tapon. Kasi kulang dyan sa 10.55 inches. Ah, si ano? Si... Maruna! Bago na daw eh. Si ano pala, si Ryan at si Mang Mario. Okay, dogs. Oh, meron na yan. Ano, wala na dahil? Meron dumami kanina. Meron na. Ah, kanina pa lang. Ngayon lang. Ngayon lang. Bakay dumating eh, it's dumami. Oh? Yes. Kararating nila, dami? Ah, kararating nyo lang? Nga 20 minutes pa lang. Unang dog yan eh, undersize, sabi namin pinagtatapon. Agis ulit. Try and try until you catch something. Ipito na. Oh? Maraming ano, alangan. Maraming alangan, sukat, balik. Wala na sukat. Gusto na natin lang, eh gusto ko. Alak na puta, may sukatan ka pa. Ay, lagyan mo eh, baka matching phone eh. Baka wala ka. Malaking penalty. Kasi pinang kami dati, ano eh. Kami dati pinuntahan dito eh. Oh? Las 9 ng umaga. Ng mga pulis? Ah. Ano bang ano dapat? 10:55. Yang 10:55. Ay, 10 na kita ting 10 and a half, 10, 11 na din. Hindi pinalabisa ko. Safe. Ayos yung mga gawa mo ah. Kinatutuo ko lang doon ang ulo. Kinakarir eh. Ay kaya na magsukuan eh, machimpuhan eh. Baka machimpuhan eh. Hindi ka pa nag-bus, Mang Mario? Hindi pa. Nakakadalawa na kami. Ha? Matali kayo nahuli nung isang mukha na mga 47 lang ang size. Ito ang huli kong kayo, 47. Ay, tago sa pulsan. Gusto ko nang kuhanin eh, ako'y nag-aalala. Tago sa pulsan. Tago sa pulsan. Ako'y nag-aalala. Ayan, oo. Ang ayan, 25 minutes na. Opo, lalaki na. Ayos ah. Madaming balik, maliliit. Kaya na, pag-alag-alalaan din eh. Pag-ganyan lang yung tuli, yung isda. Talingan. Parang tulingan naman nga eh, oh. May stripe lang. Pero yan ay mackerel. Kapunzen. That's mackerel. Yan, oh, meron na. Oh, oh ayan, meron na ulit. Okay. Pariyan niya, paparyan. Ganyan lang. Paparyan ang takbo. Hanggang sa makapuno, and then isasalin doon. Update ko kayo maya maya mga kapunzen. Pagka kami puno na. Isa. Isa na okay. Dali. Tutulungan ko muna po para hindi nakatambay yung isang fishing rod. Yan, ganyan po. Oh, wiha! Oh, pasok man yan sa sukat. Halata amang pasok sa sukat. Sa laking ari eh. Alright. I'm gonna help him. See you later. Sa laking yan eh. Okay, dogs. Ako rin. Tumataas ng haring araw.
ng nagkukuribsaw ang mga fish na. Kaunti ng kanilang pagkiraw-kiraw. Okay. Yung kasamahan na po kami dito, dalawa. Ang si Duday, Oli doon. Hanggang 11 pa ng tanghali ang high tide, so maybe we have to wait for that. Baka mas madami mamayang pa-high tide. Kailangan makapuno ng isang bakul para sulit ang long drive. Right? Ganda ng araw. Oh, tayog na. Alright. Haggis pa more. Isda pa more. Bumukas na yung tulay. Mga frozen. Bumukas yung bridge. Umikot siya para makadaan itong bangka. Kanina naisalin na yung first bridge. Ito na yung pangalawa. Mas malalim siya. Lampas sa sukat. Pag matter, pwedeng lumampas sa 10-15. Pero yung strike bus, maano siya, bawal ang lumampas sa sukat at bawal ang kulang. Kailangan sakto sa sukat pag strike bus. Kabagaw ng bangka. Kabagal ng yate. Yung traffic na ulit doon. Oh. Tigil ang mga sasakyan. Dahil tutol ang tulay. Umikot siya eh, bumukas. Dadaan ng yate. Go, yate, go. At yung pinakamalaking vapor, kasya siya dyan. At tulay na yan, oh. Lumiban na doon. Kabilang dagat. Tapos sasara na ulit ang tulay. Iikot na ulit. Ayan na.
Naikot na ulit ang tulay para makadaan naman ng mga cars. May mga mangisda ng puti. Tsaka doon sa kabilang dulo. Nag-ipot ng bridge. Yung mga ibon naman sa ibabaw eh, tuwan-tuwa eh. Nakikiride sa pag-ipot ng tulay. Git-git ang pagbubukas sara ng tulay. Close na ang tulay. Dadaan na ang mga cars. Tsaka dun sa kabila. Traffic. Dora bells na. Bells na mga car. Hindi pa naglalak ang tulay, kaya hindi pa natakbo ang mga sasakyan. Oh, may huli si tatay. May huli ka ba, tatay? May huli nga si tatay. Isang maliit. Maliit. Yun. Under ng car lalong. Aurora bells. Ganun lang. Quarter to 10 na. Mga ka-frozen. We gave up.
15 degrees. Ano ko ba ilalapit? Yan. 15 degrees. Quarter to 10 ng tanghali. Uwi na. Mamaya ipakita ko sa inyo kung nakailan. Alright. So, navigate home, Siri. Okidoks, uwi na. Right, we're home. 11:04 ng tanghali. Let's see kung nakagaano ba na. Nakaw! Pero kaunti! Pero pamain yan sa strike bus. Merong ano na makapag-prito nga ng dalawa. Dalawang mackerel at saka ito. I don't know what kind of fish is this. May dalawang ganito eh. Ba, may ice pa. Okay, ipiprito natin. Dalawa niyan at dalawang. Ang ito. Ang huli. Ang lucky. Dalo pa yan. Alastra naman yung aking pain. Mga 13 inches yan. Alright. Success naman. May pamain na sa strike bus. Okay. Next time, i-detail ko naman sa inyo ang paghuli ng strike bus. Alright. Like and share and subscribe. Hehe. Ano pa ng halian? Pritong fish the dalawang purak at saka isang pinakamalaking mackerel. 13 inches mackerel. Pinagtatlo. Tapos ipiprito natin. Okidoki! Kainan na! Pagkatapos maprito. Thanks guys!